Ari kaayon ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Okay, once again, magandang hapon sa lahat ng ating mga manonood. Ngayong hapon, napaka-interesante ang ating pag-uusapan. Siguro, this is the first time na mapapakinggan nyo dito sa Tinig ng Marino. Pero bago ang lahat, eto po ang aking co-hosts. Walang takot! Engineer Nelson Ramirez, magandang hapon sa inyo. Welcome! Yeah, magandang hapon sa iyo, Anne, at magandang hapon sa iyo, Captain Bert Sabay. At magandang hapon naman sa lahat ng ating mga viewers. Okay, alam ko, lately, mayroon ka namang krusada. Pero salamat sa Diyos kasi yung krusada mong yun, nailagay sa ayos, ha? Ayun. Okay, alam na ni Engineer yun. May krusada siya. Laging may krusada si Engineer Nelson Ramirez. Hindi nawawala ng krusada. Lalong-lalo na pagkapakanan ng mga marino ang pinag-uusapan. Ganyan talaga. Iyan ang dahilan kung bakit ipinanganak ang United Filipino Seafarers. Yes, and we congratulate you for that. Kasi ang dami mo nang nagawang tulong para matulungan yung ating mga kababayang marino. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon, Engineer, bago natin pabatiin, is about copyright and right copy. Ano ito? Mga kasambahay, hindi na po kami masyadong magtatagal. Let's introduce now our guests at pabatiin, Captain Reynaldo. Reynald. Bert. Sabay. Cap, welcome to the show. This is your second time here. Yes, second time. At magandang hapon, Anne. Magandang hapon, Nelson. At magandang hapon sa lahat ng ating taga-panood sa programa ninyo. Okay. Engineer, pag pinag-usapan, gaya ng binanggit ko, copyright and right copy, bakit kailangan itong pag-usapan dito sa Tinig ng Marino? Unang-una sa lahat, napakalaki ng issue ngayon ng mga violations sa copyright. Mm-hmm. At sa katotohanan nga, medyo ini-implement ng ating mga government agencies mm-hmm. ngayon at stricto sila sa pagpapatupad ng mga copyright issues, mm-hmm. lalo-lalo na sa mga libro na ginagamit sa eskwelahan at sa mga training centers. Okay. Noong araw, Engineer, I don't know kung inabot mo ito, ha? Noong araw, sa pagkakaalam ko, ang kadalasang ginagamit ng mga marino sa pag-review, sa pagsusulit sa Professional Regulations Commission ay ang Red Book. Ang Red Book, ginagamit din ng review material sa pagsusulit sa mga tripulanteng Amerikano. Yung bang libro na ginagamit ninyo noong araw, Engineer, kasama ka na doon, ay tunay na original na nanggaling sa Estados Unidos? Hindi natin masabi kung ang mga libro na ginagamit ay original, lalong-lalo na yung mga nakikita natin dito na binibenta, no? Mm-hmm. Pero yung contents, aminado naman ang lahat ng gumagamit na they were taken directly from the Red Book. At katunayan niya, ang iba sa mga test questions dito, available naman sa internet, mm-hmm. sa website. So, madaling gamitin at kopyahin. Okay. During your time, aware ka ba dito sa Red Book? Yeah, yun ang review material na ginagamit din namin. Nabibili ko yun. Marami akong nakikita na nabibili yan sa Recto. Pero yung akin ay binili ko doon sa in-order ko sa US. Nang galing. Ano ba yung mga bagay na may copyright bukod sa libro? Marami yan. Sa ating batas, sa intellectual property right law, there are about 17 classes ang covered ng copyright law. Isa na tong libro, yung mga literature works, even photography, mga pictures kasama sa copyright, computer programs, mga software kasama rin sa copyright. At marami pa, even songwriting, music arrangements kasama sa copyright law. Mm-hmm. So hindi pala ito biro, Engineer? Now, mayroon ako, sinulat ko yung ilang mga tanong ko dito dahil bago ito sa aking pandinig. Lalong-lalo na pag pinag-usapan yung tungkol sa mga marino, kailangan pa ito. Alam natin po na dito sa industriya, sa maritima, ay maraming mga libro.
na ginagamit, CD, tungkol sa pagsasanay ng kaalaman ng mga marino, may mga malalaking kumpanya ng barko na gumagastos ng 100,000 dolyar para lang sa isang CD tungkol sa tanker operation o cargo handling. Ngunit, kung dadaan tayo sa TM Calaw, nagkalat ang ganitong mga CD na nagkakahalaga ng 100 piso. Paano kaya ito masusugpo, yung pagbibenta ng ganitong klaseng pirated CD? Yes, sa paraan ng pagsusugpo nito, medyo mahirap magbigay ng recommendation. Tingnan natin yung experience ng ating media board. Mm-hmm. Nire-raid nila yung mga tindahan ng pirated CDs at saka DVDs. Pero pagkatapos ma-raid, 2-3 araw, andun na naman uli yung mga merchants at nagbebenta na naman ng mga pirated CDs and DVDs. Mm-hmm. So, ganun din dito. Huhulihin mo yan, kukumpiskahin, 2-3 araw, nandyan uli yan. So, how are you going to combat this? Paano ito mako-combat? But unfair doon sa ano? Ito manasabi ko siguro, tatanungin din natin yung media board, kung paano nila mapapahinto yung mga nagkalat na pirated CD o DVD dyan sa Ortegas, dyan sa Quiapo, at kung saan sana, Divisoria, wherever. Kahit na sa probinsya, nagkalat na rin yung mga pirated na ganyan. Sa palagay ko, mahirap. Not unless siguro, ang palagay ko, Bert, no? Kung yung presyo, original price, ay magkaparihan na lang dyan sa mga pirated na yan, ay, or halos pare-parihan na, edi siguro, wala na rin pirated na DVD. Pero yung content ng fake DVD na may na nadoon yung mga kaalaman sa pagsasanay, eh, parehas ba yung content? Pareha. Nako. Pareha. Yun na yun talaga. Oh, ganun. So, kailangan dito yung ngipin. Oh, ngipin. Ng gobyerno. At yan sa instant ano yan or short-term solutions, yung gagamitan mo ng ngipin o kamay na bakal. Pero ang long-term solutions dito, sa aking pananaw, tamang edukasyon sa mamamayan. Mm-hmm. Na kailangan ma-educate natin ang ating mga citizens na alam nila yung dapat nilang ipapatronize. Mm-hmm. O, lalo-lalo na, yung may mga may-ari ng eskwelahan, may-ari ng mga training centers, yung mga shipping companies natin, itaguyod nila yung original at copyrighted materials. Okay, the reason why I'm asking this, because that's so unfair doon sa mga kumpanya. Because I understand, maraming mga industriya ng maritima na mayroong mga software. Para sa yung voyage planning. I don't know, mamaya papaliwanag din sa pagbabalik, yung cargo handling. Eh, nagkakahalaga ito ng, how much is that? $100,000. Oh, $100,000 pagkatapos. Iba yung buong kumpanya, gumagawa talaga sila ng program dyan, no? And yet, ito mabibili mo ngayon sa halagang 100 piso. 100 piso lang. Oh. Punta ka dyan sa Calaw. Unfair. Napaka-unfair. Yes, actually, ang tawag ko dyan yung unfair trade practice. Mm-hmm. Lalo na kung gagamitin sa business. Mm-hmm. Tapos, ang mga legitimate operators using original materials at ito naman ang competition, galing sa mga pirated sources, definitely ang cost nila, di hamak na napakababa. And they can cut throat in the business, and it's really unfair trade. This is the sad thing here. Yun ang sad thing. Okay. Open book yan. Uh-huh. Pinag-aaralan natin dito itong tungkol kung paano makakombat ito. Anong measures ang dapat gawin? May mga pagpupulong bang ginagawa kayong yung mga organization ninyo? Sasagutin po yan ang ating panoohin when we come back.